Okay na kami ni Gary. I just want to make sure that it stays that way. Magkakaroon kami ng anak ni Gary, pero hanggang dun lang. Kung ayaw mo maniwala, problema mo na yun. Hayaan mo na si Mariel. Yan ang una at huling ibibigay mo sa kanya. Yung anak mo na lang ang intindihin mo. May babae siya doon. Sino na ba yung sinasabi mo? Hindi magandang joke yan. Sorry. Nagsasabi talaga ako ng totoo. Nakita ko si Eldon sa Virus Kitchen. Sa may alabang, may kasama siyang babae. Chinchin, hindi magagawa sa akin, Eldon. Nagpunta ka ba sa Virus Kitchen para mag-lunch kanina? Saan yan? Sa alabang. Ba't naman ako pupunta sa alabang? Layo-layo nun. Sa trabaho ko kanina. Mutan lang talaga niniwala si Mariel kay Chinchin. Pero kung sakali na kunan tayo ng picture or video eh, wala na akong palusot. Kailangan ko munang burahin kahit anumang pagduda ni Mariel sa akin. Tigilan mo na yung pagbibitang mo sa kanya, may babae siya. Pati nga si Tita Nanette, eh, nagdududa na sa intention niya paroses at pamovidate niyo. Nakatunog nga talaga siya na nag-iimbestiga ka dahil tinanong mo siya sa Virus Kitchen na yan. Ang importante, maayos kami kagabi. Mahirap ba maging masaya para sa kaibigan mo, ha? Ano yan? Resibo ng Virus Kitchen? Sabi mo hindi ka nagpunta dito, di ba? Ano ibig sabihin nito? Oo nga, hindi pa nakapunta dyan. Hindi naman sa akin yan eh. Hindi sa'yo? Eh, sa atin lang dalawa yan. So, kanina to? Mariel, malay ko. Baka pasura na iba na punta na sa gamit ko. Ano mong gusto mong tumukin, ha? At napaka-big din yung resibo at lugar na yun para sa'yo, ha? Ano mong meron doon, ha? Saka sinabi ko sa'yo, hindi pa ako nakapunta, hindi nga sa akin yan, eh. Pero, Eldon, kasi... Ano? Pinagdudahan mo ako, ha? Sinabi ko na nga sa'yo, hindi pa ako nakakapunta dyan eh. May sumusulsul sa'yo. Yung kaibigan mo, si Chinchin, sinususul lang ka, no? Huwag mo idamay dito si Chinchin. Yung tanong ko ang sagutin mo. Sinagot ko na nga eh, ha? Hindi pa ako nakakapunta dyan. Hindi ko alam kung kanino yan. Wala akong alam dyan, ha? Pero kung ayaw mo maniwala, problema mo na yun. Alam nyo, miss ko na to. Yung makita kayong magkasama. Sana tuloy-tuloy na to. I know, right? Pero don't worry, Tita Pabs. Kasi this time, hindi ko na papakawalan si Gary. Kaya kailangan pagplanuhan nyo na ang gagawin nyo this year. You know what, Gary? Tita Pops is so right. Parang na-realize ko, it's been such a long time since we went on vacation together. Oh my gosh! Why don't we go to Melbourne? Let's go to Melbourne this November. What do you think? Oh my God, you know, si Tita Abby? Sabi niya sa akin, she really wants to see us again. Si ano eh, medyo daming clients kapag November, kaya malabo ako. It's okay. It's fine. I mean, I'm sure we'll find the perfect time, diba? No pressure, babe.
Yeah. Naniniwala ka na sa akin. Sorry, Chintin. Pinagdudahan ko yung sinabi ko. I'm sorry, Bruno. Sigawan ka. Wala yun. Kung naisipin mo, ang mas importante, alam mo na nagsisinungaling sa'yo si Eldon. Alam mo, Chin, dinagdagan pa niya yung kasinungalingan niya. Dahil dinedenay niya sa kanyang resibo niya. Siyempre, hindi aamin yun unless naharap-harapan mo siyang mahuli sa kalokohan niya. Tama ka, Chin. Ano nga naman laban ko kung resibo lang ebidensya ko? Pero kung talagang may tinatago sa akin si Eldon, o kung talagang may babae siya, kailangan kong malaman kung sino. Oh. Inyo. Ah! Ito ba yung exhibit mo sa November? Akala ko ba nilipat mo na sa September? Naayos ko na to, Tito Pabs. Bakit tinagyan mo yung proposal ni Alison na magbakasyon kayo? Alam ko naman na libreng-libre ka sa mga buwan na yun. Naiya kasi ako sabihin kay Alison kanina yung totoo. Kabuhayan na kasi ni Mariel. Gusto ko sana libre ako sa mga oras na yun. Nanandun ako kapag nanganak siya. Alam mo, Gary, naiintindihan kita. May karapatan ka rin naman dahil ikaw ang ama ng dinadala ni Mariel. Pero, girlfriend mo na si Alison. Kaya dapat, wala ka nang inililihim sa kanya. Eh, hindi ko alam kung ano magiging reaction niya kapag sinabi ko sa kanya yung totoo. Alam mo, Gary, kung mahal ka niya, tatanggapin niya yun. Maintindihan ka niya. Pero kung hindi naman, siguro pwede ka nang magdalawang isip kung tama nga na binalikan mo siya. Tingnan mo, kailangan nating makabili nito. Sobrang pangganda to ng skin. Tingnan mo. Body spa. Ba yan? Ano na naman ba kasalanan ng cellphone mo at imbyerna ka na naman? A. May nabasa kang fake news? B. May pangit kang picture? Or C. Hindi gumagana ang wifi kaya hindi ka makapag-post? Or letter D? None of the above. Ito kasing si Eldon eh, nawiwili sa peking sweet-sweetan niya dun sa asawa niya. Hindi ako nilareplyan. Sabi ko na nga ba, letter E, Eldon. Sa kanya ka lang naman ganyan ka-super affected eh. Nag-multiple choice pa ako. Sayang yung effort ko. Hindi kasi ako mapakali kapag kasama niya yung asawa niya. Kung ano-ano pumapasok sa isip ko. Baka naman kasi busy, di ba? Kaya hindi ka nilareplyan. Sana nga magparamdam na siya eh. Bakit hindi mo nalang tawagan? May usapan kasi kami, na iti-text ko muna siya at saan tingin ko siya mag-reply. Munti ka na kasi kaming mahuli nung pakialam merang kaibigan ni Mariel eh. Sa nararamdaman mo na yan, ano bang mas uunahin mo? Ang kapraningan mo o ang pag-iingat niyong dalawa? Diba? Diyan ka na nga. Akin na to. Thank you.
Hello? Hello? I'm calling for Mr. Eldon Corpus. Asawa niya to. Naiwan niya kasi yung cellphone niya kaya ako yung sumagot. Sino po sila? This is Mr. Taliego. He was referred to me by a friend regarding sa bagong construction project na sinisimulan ko. Ganun po ba? Sige po, sasabihin ko na lang po sa kanya na tumawag kayo. Thank you. Anong pasan din lang? Di ba sabi ko, huwag kang tatawag hanggat wala akong gosig na tumawag ka? Eh kasi hindi ka nagre-reply sa akin, tinededma mo ko. Pasalamat ka, wala dito si Mariel. Pasalamat ka rin may iba akong number para lang sa'yo. Eh, sorry na. Nami-miss kita eh. Nakakaamoy na ang asawa ko. Kung hindi ka mag-iisip, magpupuking tayo. Talagang hindi tayo magkikita. Talagang tuluyan mo na ako mamimiss. Gusto lang naman kita makita eh. Sorry na. Hindi na mauulit. Promise, babawi na lang ako sa'yo sa Batangas. Eh, teka, matutuloy pa ba yun? Hindi. Okay na yun. Sinabay ko na dun sa conference ng kumpanya sa Cebu. Ha? Huh? Sa Cebu? Eh, paano ka pupunta ng Batangas kung sa Cebu ka pupunta? There you are! Eh, napay tayo nahanap. Si Manang Choleng pinagluto ko ng sardine pasta. Di ba, favorite mo yun? So, yun yung handa natin for dinner. Actually, okay lang ako for now. Mamaya na lang, wala akong gana. Alison, may problema ba tayo? Gary, I heard you and Tito Pabs talking about Mariel. I know. I have no right to feel this way, and I shouldn't. But I do. How can you blame me? I mean, after everything, I feel like I'm still competing with her. I know. I'm sorry. Eh, alam mo naman yung sitwasyon. I know. Okay, I know. And I'm trying to accept it. But I know that mahal mo pa rin si Mariel. And the only reason that you got back with me is so that you can move on from her. But you know what? That's okay with me. I can accept it. Kasi naga-effort ka to love me again. And for some reason, that's all that matters. And I'm okay with it. Alison, tama ka. I'm sorry. Hindi ko sinasadya nasaktan ka. Ikaw ang girlfriend ko ngayon. At ikaw ang gusto ko makabalikan. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa lahat ng ginawa mo para sa akin. I promise you, pupunuan ko lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Babawi ako. Eldon, yung nangyari kanina. Huwag mo naisipin yun. Ayaw ko na pag-usapan yun. Mariel, yung black
ikaw, yung parang gym ba? Nakita mo ba? Nasa cabinet lang. Hanapin ko mamaya. Bakit mag-gym ka ba? Hindi, gagamitin ko sa conference namin sa Cebu. May conference kayo sa Cebu? Kailan? Makalawa. Dalawang araw lang yun. Kaso na yung bag na yun sa akin. Hanap, ah. Besh, huwag mo sasabihin na magbabantay tayo dito, ha? Kung pwede lang gagawin ko. Pero may mas gusto akong malaman. Oh, Mariel! Napadaan ka. Lahat mo ba si Eldon? Oy! Nasa main office pa. Ah, ganun ba? Oh, sige. Sino pala, Roger? Huwag din kasi sa akin ni Eldon na meron daw kayong Cebu? Oo, oh, may two-day conference ata kami din. Kasama kami na dito. Ah, ganun ba? Ah, sige, salamat. Balik mo lang ako sa lawa. Okay. Ano sa tingin mo, Dashi? Sabi kaya na totoo yan si Roger. Eh, baka naman nagtatakpan niya na si Eldon. Hindi pa rin ako kampan. Gusto ko pa rin malaman ang totoo. Sir, eto po. Oh, to? Lahat to? Nandito na? Kompleto na? Yes po. Sige, great. Thank you, ah. Opo. Ah, mag-grenta ko muna. Sige. Salamat. Okay, salamat po. Bukang may bagong projects, ah. Hindi, Tito Pubs. May ano lang ako pinahanda para kay Allison. Gusto ko sana siyang surprise sa akin eh. Tama ba yung naririnig ko na nag-e-effort ka para kay Allison? Eh, naisip ko lang, hindi naman fair kay Allison na nakipagbalikan ako sa kanya. Tapos naramdaman niya parang wala lang. Good move yan, Gary. Siguro naman eh, naramdaman mo na nag-e-effort siya para magbago para sa'yo. Kaya dapat, ikaw din, iparamdam mo sa kanya na kaya mo siyang mahalin ulit. Okay? Ah. Gary. Ano ba talagang surprise mo sa kanya? Aba, mukhang inaayos niyo na talaga ang relasyon ninyong mag-asawa. Ikaw pa talaga nag-aayos ang gamit niya. Kesa naman po, ibang tao pa ang maghanda para sa kanya, ma. Ako po ang asawa at responsibilidad ko pong pagsilbihan siya. Dapat lang. Dahil sa laki ng kasalanan mo sa asawa mo, ewan ko na lang kung paano ka makakabawi. Lahat naman po, ginagawa ko, mag-aayos lang kami. Emma, si Eldon kaya, kung may nagawa siyang kasalanan sa akin, ano nga kaya yung kaya niyang gawin para makabawi? O baka naman wala? Talagang wala. Daw wala naman siyang gagawing kasalanan sa'yo, Mariel. Huwag po tayong pakakasiguro. Nakita. Sabi na huwag na yan, ano ka pa? Daddy, natagal po ba kayo sa Cebu? Mamimiss ka po namin ni Mami. Princess. Dalawang araw lang ako sa Cebu, ha? Pabalik agad ako. Sa pagbalik ko, marami akong pasalubong para sa'yo, ha? Gusto mo ba yan? Ano? Isa si Daddy, ha? Okay. Sigurado ka ba na hindi ka na magpapati sa airport? Hindi na.
Nakapagod lang kayo ni Justine eh. Sa kaya nga nagdala ng service yung kampanya eh. Basta ikaw nang bahala dito, ha? Ano eh, basta ako, ha? Mag-ingat ka, anak. Sige. Kumain na. Sige. Ma, aalis lang po ako sandali. Magpapasama lang po ako kay Chinchin sa OB. Talagang makatayang paa mo, no, Mariel? Kaalis lang ng asawa mo, magre-recorrida ka na naman. Halika dito, Apo. Diding! Diding! Si Justin, punasan mo na. Salamat ka. Pinahiram ako ng pinsa ko nitong kotse niya. Chinchin, natatakot ako. Naalin, baka mahuli tayo sa pinagagawa natin o malaman niyo totoo. Pareho. Pero wala naman akong choice. Kaya kahit sa ang impyerno pa siya pumunta, susundan ko siya. Malaman ko lang ang totoo. Hello, Roger. Pare, nasabi ko kay Nasal na hindi ka makakasama sa Cebu dahil nagkasakit ka bigla. Siguraduhin mo lang na totoo yung sinasabi mo. Baka naman. Hindi mo kailangan pagsabihan, Roger. Alam ko ginagawa ko. Obeshi, ba't tumiretso si Eldon? Di ba dapat pakanan yung airport? Hello, Eldon? Mariel? Nasa airport ka na ba? Oo, kararating ko lang. Mami, tawag na lang kita mami pagdating ko sa Cebu. Late ako sa flight eh. Sila pupunta. Nandito kami sa labas. Ah, oo, palabas na ako. Palabas na ako. Okay.